Okay mga Wildyboy, isang pinagpalang araw sa inyo lahat. Attention to all candidates bound to Ontario, Canada in Cargill Meat Plant. Kung kayo ay nakareceive ng ganitong message from Magsaysay Global, my advice is sundin nyo po ang kanilang mga instructions dahil isa po itong uri ng proseso kung saan susubukan nila or kinakailangan nyong patunayan ang inyong physical fitness mga kabayan na kayo ay qualified na makapagtrabaho sa Cargill Meat Plant bound to Ontario, mga Wildyboy. Okay? Kung ano yung nakalagay dyan, sundin ninyo. Okay? So, yan mga kababayan. Now, sasagutin ko rin po yung ilang katanungan ng ating mga kababayan. But before that, kung bago pa lang kayo sa aking channel, please do consider subscribing. Kiniklik nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos and updates na aking in-upload. Alright? Isang intro muna tayo mga kababayan. Welcome sa aking channel, ako nga pala si Wildy. Isang Pilipino butcher galing sa Golden Horizon Agency. Kung may katanungan ka, huwag ka magkatubili, i-ask me. Basta click like and subscribe then share mga video ko sa YT. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy boy. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy boy. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy boy. What's my name? Wildy. Okay, question galing kay Scarlett Pauyon. Sir, tanong ko lang po, meat-related po work ko kaso nasa inventory lang po ako. Posible po ba na makapag-apply as butcher or meat cutter kung nasa training? Sorry, kung training certificate lang meron. Kung training certificate lang ang meron sa'yo, hindi ka pa allowed mag-apply. Kinakailangan mong ma-meet yung tinatawag na experience. Kung Cargill Meat Plant, 3 years experience without a gap. Pag sa ibang agency, may 2 years pwede na. Experience is okay na. And meron din naman ibang agency, bound to UK, tumatanggap sila ng 1 year experience. Now, ang nakalagay sa tanong mo is, ikaw ay nasa inventory but meat-related ang iyong work. Ngayon, posible ba makapag-apply ka as butcher or meat cutter? Ngayon, pwede ka makapag-apply as butcher meat cutter kung kaya mong i-perform yung tinatawag ng mga skills ng isang butcher. Kaya mo mag-debone, kaya mo fabricate kahit paano or mag-primals. As much as possible, makakapag-provide ka ng tinatawag na video presentation kasi yan ang hinahanap sa ngayon. Kinakailangan makita nila na meron kang skills kasi ini-evaluate nila yan. Sa ngayon, hindi na nila nire-require na merong actual na trade test. Titignan na lang nila yung video presentation. Pag nakita nila na kaya mong mag-debone sa paghawak pa lang ng kutsilyo, maaari ka nilang i-hire. Now, aside from that, para maging qualified ka, make sure na ang iyong COE, ang job title mo dyan is butcher or meat cutter. Okay? Hindi butcher slash meat cutter, butcher or meat cutter. Kung hindi butcher, meat cutter ang nakalagay sa job title. Huwag mong ilalagay na butcher slash inventory clerk or butcher slash merchandiser. Hindi po yan i-accept. Magkakaroon kayo ng problema. Just in case lang makalusot kayo, I'm telling you, at the time na mag-apply kayo for permanent residency, magkakaroon ng issue ang inyong COE. Maaari kayong ma-decline dyan, guys. Okay? Dahil isa sa mga eligibility requirement yung tinatawag na COE, hindi ma-justify ng position nyo, ng tinatawag na position nyo na hindi related sa pagiging butcher. Maaari nyo ika-decline yan. Kaya habang nasa Pilipinas kayo, guys, sinasabi ko nga, maraming beses kong sinasabi, specify nyo yung tinatawag na job position or job title. Napakahalaga niyan, especially here in Canada. Okay yun, I hope kahit paano naunawaan mo. Watch my videos for more information, tips, and ideas about on how to apply in Canada. Okay, now proceed tayo sa ating pangalawang tanong. Okay, pangalawang tanong galing kay Marivic Masangya. Hello po, new subscriber here. Shout out po sa next video at sana po masagot yung tanong ko if meron Q&A, saan po sa Pilipinas pwede kumuha ng experience since wala po ako experience? At pasok po ba yung edad 22 sa pag-abroad? Especially, pag paalis na ng Pinas, di po kaya ako harangin ng Philippine Airport at i-deport since 22 pa lang ako o kaya sa Canada Airport? Okay, I will clarify your questions but before that,
Thank you for subscribing and shoutout sa'yo. Ngayon, unang tanong mo dito is, saan sa Pilipinas pwede kumuha ng experience? Anywhere in the Philippines, as long as malapit sa'yo. Or specifically, mas mainam kumuha ng experience sa location mo. Nang sa ganun, hindi ka mahirapan sa pagpasok sa trabaho. Kung ikaw ay taga QC, doon ka mag-apply around QC. Kung ikaw ay taga Mindanao, doon ka mag-apply sa kung saan ka mang lugar dyan sa Mindanao or Visayas or Luzon ba yan. Ngayon, paano ka makapasok sa trabaho? I advise you to PM me. Ibigay mo sa akin yung location mo para maipost ko sa ating Facebook group. Dahil marami tayong mga members na maaaring makatulong sa'yo about your concerns or about your problem. Now, inaalala mo dito kung pasok ba yung edad na 22. Of course, pasok yung edad na 22 dahil hindi ka naman na minor. You're 18 years old and above na. Now, sa pag-abroad especially, pag-alis sa Pilipinas, baka harangin ka at i-deport. Since ikaw ay 22 at ganun din sa Canada Airport, I think there's no way para gawin nila yan. Kasi kung ikaw ay naiproseso at wala ka namang tinatawag na mga criminal records or criminal liability, bakit ka naman nila i-hold or i-deport? Okay? Not unless meron kang tinatawag na hold departure order na inisyo ng korte, kahit ikaw ay paalis na, hindi ka talaga makakaalis. Okay? At kung ikaw naman talaga ay may criminal record, hindi ka talaga makakarating sa Canada. Okay, tandaan nyo yan. Kung kayo ay may tinatawag ng mga criminal liabilities, criminal records, matitrace yan sa NBI, clearance guys, okay? Ganon din sa mga ex-abroad, makikita yan sa inyong mga police clearance. Kaya make sure, bago kayo umuwi ng Pilipinas, sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, as much as possible, updated yung inyong police clearance. Okay? So yun, huwag ka mag-alala kung ikaw ay 22 years old at nag-aalinlangan ka na baka may mga ganyang issue. Huwag mong intindihin yan. As much as possible, mag-apply ka kung ikaw ay qualified na. And kung ikaw ay wala pang experience, watch my videos for more information, tips, and ideas about how to apply, how to become an industrial butcher in Canada. Okay? At marami pang iba about skills. So yun, I hope kahit paano nakatulong sa iyo yung sagot ko. Okay, last question galing kay Jimbo B. Manuel Jr. Hello po sir, may tanong po ako. Advantage po ba sa akin bilang applicant to work abroad as butcher? Nananggaling sa Australia, pero yung hawak ko na visa dati, tourist visa, posible ba na mas madali akong matanggap? Okay, for me ha, advantage sa'yo kung ikaw ay naging butcher sa Australia or work-related yung iyong naging trabaho. Magiging advantage mo yan kung mag-apply ka sa ibang bansa, particularly in Canada. Kasi work-related yan, maaari nilang i-consider na ikaw ay sanay na sa trabahong ina-applyan mo. Ngayon, even tourist visa yung ginamit mo doon. Ngayon, kung hindi naman yan work-related, hindi siya ganun ka-advantageous. Okay? At kung tinatanong mo kung mas madali ka ba magamatanggap, okay? Depende yan sa proseso or depende yan sa iyong performance kapag ikaw ay nag-undergo na sa kanilang mga proseso. Unang-una, in initial interview. Kailangan maipasa mo yung initial interview. And then, as much as possible, nasa sa'yo na yung tinatawag ng mga documents or requirements na hinihingi nila bago ka man mag-apply. Yan ang advantage ng mga applicants. So, tandaan nyo mabuti ha. Wala sa tagal o wala sa eksaktong experience, pare-pareho lang kayong mga applicants, mga kababayan ha. Depende yan. Hindi porke mas matagal siya sa'yo ng ilang taon, 10 taon or 20 years, nangahulugan siya yung matatanggap agad. Hindi po ganun. Kung siya naman ay wala namang mga documents or kulang ang kanyang mga requirements, maaaring magkaroon ng pending sa kanyang application. But kung kayo na eksaktuhan lang yung experience but complete requirements, maaaring mas mabilis ang inyong proseso. So ganun. Kaya ang edge ninyo lahat ha, mga applicants, is kinakailangan complete requirements kayo. Once na nakatungtong na kayo sa required experience, ang inyo namang isunod na asikasuhin is yung mga documents nyo. Walang aberya, walang mga issue, and make sure meron kayong passing scores in IELTS kasi for visa processing yan. So yun, I hope kahit paano naunawaan mo yung sagot ko ha, and I hope kahit paano nakatulong ako.
And may advice is ituloy mo yung iyong pangarap makapagtrabaho sa ibang bansa. Particularly kung saan bansa man ang gusto mong mapuntahan. Alright? Okay mga Wildyboy, natapos na naman po yung aking video. Now, sa lahat po ng mga nagtatanong sa akin about gusto magpapasok sa trabaho ha, and nagsasabi na ipasok ko sila sa aking agency. Guys, paalala lang, wala akong agency sa Pilipinas. And hindi po ako related sa kahit anong agency sa Pilipinas mga Wildyboy ha. Nagpo-post po ako about job hiring. And nagbibigay po ako ng mga information, tips, and ideas based in my knowledge guys ha, and based in my experience. Now, my advice is i-post nyo lang po or ilagay nyo sa ating Facebook wall or group wall yung inyong mga tanong. Nang sa ganun marami po ang makapagbigay ng mga comments and ideas kasi hindi po lahat ng oras kaya ko yung sagutin sapagkat ako rin po ay may trabaho katulad ninyo. And sometimes marami rin po akong pinagkakabalahan. Now, and sometimes medyo pagod kaya hindi ko kaagad kayo masasagot agad-agad. Okay? Sometimes din meron kami Sabado so medyo napakalit lang talaga ng panahon para ako yung mayroong time na makasagot sa inyo. Sometimes nasasagot ko yung iba but unfortunately hindi lahat talaga. So yun, meron po tayong Facebook group guys, League of Filipino Butchers. Ilagay niyo po dyan yung inyong mga katanungan mga kababayan na kahit anong questions yan, as long as relevant questions mga Wildyboy, related sa inyong pag-a-apply. Skills ba yan? Knowledge? Naghahanap kayo ng information and ideas? Ilagay nyo lamang po dyan mga Wildyboy. Okay, so yun. Okay, pwede paano nagkaroon kayo ng idea sa video na to. And tuloy nyo lang inyong pangarap guys ha. Tulad ng paulit-ulit yung sinasabi, keep the dream alive, be inspired and be motivated. Kita-kits tayo sa aking next video. Stay safe and God bless guys.